Hello mga kaji-lovers. So ang gagawin natin ngayon ay itong box ng GSAT o GPinoy. So tinest natin muna yung power supply. Meron tayong 12.29. So plug in na natin. So itong problema niya, no power. So hindi siya nag-on. Dapat magre-red na siya. So, next, buksan muna natin to. So, fast forward. So, kita nyo naman, napakaraming rumi. Linisan muna natin siya. So, hindi nabukas-bukasan sigurong box na to. Napakaraming rumi. Alisin muna natin yung rumi. Next, tanggalin natin tong tornilyo ng board para matanggal natin yung board. So, habang tinatanggal natin yung board mga kaji-lovers, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell. Saka pahit na rin ng like button natin dyan kung nagustuhan nyo yung video natin. So, bali yan na. Tinatanggal natin yung tornilyo. Tanggal na natin yung board. Next, ang gagawin natin ay mag-voltage check tayo sa crown jack niya o yung DC jack niya. Once na mayroon siyang supply, check tayo sa low drop regulator niya or low drop na ginagamit dyan. Pero pag drop down yung supply niya, check natin yung mga component niya like film capacitor, baka shorted. Kasi pag shorted yun, maglo-load drop yung voltage dyan. Pero pag hindi load drop yung voltage, mag-check tayo sa low drop regulator nya. So, hindi low drop yung voltage. Mayroon siyang 12.2. Yan. Mayroon siyang 12.28. So, ibig sabihin walang kumakain na voltage. So, problem nito ay hindi shorted yung mga parts kasi mayroon siyang voltage. May posibilidad dito sa mga IC na to pwedeng nag-corrosion o dito sa film ay sa low drop regulator nya. So next, chine ko yung LMB na kinakabitan natin or yung papasukan ng LMB. Meron siyang inverting voltage na 13. So ibig sabihin good. Tinesting ko yung power on button, hindi talaga nagpa-power. So, check ko dito sa may inverting niya. Meron siyang 14.3. Ibig sabihin, nagbo-boot yung system niya pero wala siyang indicator light. Kasi meron inverting. Baka problema itong power switch. Try natin direkta. Kumuha lang muna ako ng tools na pang direct natin. So try natin i-direkta yung power switch kung mag-on siya. Wala pa rin mga kaji lovers.
Tingnan nyo, wala pa rin siya. Hindi siya nag-indicate yung light natin. Wala talaga mga ka-J-Lovers. So next, try kong linisan to. Yung board. Baka may corrosion. Yan, kita nyo naman, nililinisan ko yung pinaka main IC nya. Tapos ito, yung mga ibang component. Baka kasi may corrosion to. Tapos try natin testingin ulit. Wala pa rin siya mga ka-J-Lovers. Wala pa rin siya. So next ay magta-try ako mag voltage check sa ano niya, sa low drop regulator. So check ko muna yung mga film capacitor, baka may shorted. Kasi kadalasan pag may shorted to, naglo-low drop yung voltage, pero hindi naman nag-low drop yung voltage. So may posibilidad hindi sira yung film capacitor. So hindi talaga sira. So nakita ko parang may corrosion yung low drop regulator natin. Try natin mag voltage check sa low drop regulator. So hindi ko masyadong pinapas forward muna para makita nyo. Actual na pag-repair natin. So hindi talaga nagpa-power on siya. Kahit pindutin natin yung ano. So try natin i-voltage check. Yung low drop regulator. So ground ko muna yung negative test probe o black test probe. Tapos tinitis ko yung low drop regulator. So wala talaga. So dito sa nagpa-fluctuating yung voltage, nag 1 point something. Wala. Dito sa input, wala. Sa out, wala. Fluctuating yung voltage niya. So meron siyang supply, nakita nyo naman. So test muna tayo mga ka-J-Lovers. So habang tinitest natin siya, nung napindot ko yung o natusok natin yung input ng low drop regulator, nagka-power siya. Ang surti natin mga ka-J-Lovers, kita nyo naman, meron na siyang indicator light. Nagkaroon na siya ng power. So ang gagawin natin ay linisin natin itong maigi, tapos solderin natin itong load up regulator. Parang corrosion siya. Yan. So resolder ko lang muna siya mga ka-J-Lovers. Yan na. Resolder ko lang yung load up regulator natin. Bali yung number niyan 117. So hindi ko na tiningnan kung ilang voltage yung correspondent o adjust ba siya. So hindi ko na tiningnan. Kasi medyo pulinas na siya, hindi na masyado makita. So nire-resolder ko na lang yung paa niya. Yan, pagkatapos natin ma-resolder, i-hot natin para maalis yung nilagay natin na WD-40.
So okay na, nahat ko na. So okay na yung load up regulator natin. Tapos try natin testingin ulit. So ito, simpleng pag-repair natin. Magkakaroon kayo ng simpleng idea din, mga ka-J-Lovers. So baka makaranas kayo nito, baka parehas din yung ano natin, yung solusyon. So magte-testing na tayo. So wait lang, plug-in muna natin yung ano natin, yung adapter. So okay, na-plugin na natin. Tapos halpak na natin 'to. So kita nyo, nagpa-power na siya. Meron na siyang indicator light. Meron na siya. So tanggalin natin ulit. Tapos balik natin. So meron na siya. Good na siya, mga ka-J-Lovers. Tingin ko yung papuntang LMB, meron siyang 13.9. So okay yung inverting niya. 14.5, okay yung inverting niya. So okay na to. Pero video okay. So testing na natin. Next, sa display naman. Bale, ito na yung sa display niya. Yan, naikabit ko na lahat. Okay na siya, mga ka-J-Lovers. Lagyan na lang niya ng ilimbe. So, okay na siya. Thank you very much.